Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Yeah. Okay, si Lucas yung gawin natin. Ooh, wala na tayong milk ka. Ooh, yummy! Caramel, di ba, Luca? Ooh, yummy! I know, I'm going with you. Naiyayaya niya na ako umupo. Nahanap niya upuan niya. Sige. Upo ka? Saan ka upo? Doon? Sana talaga. Yay! Napakasimple talaga ng kaligayahan itong batang to. Good, Luca? The yummy? See? No? Oh, you wanna drink the thing? Oh. Let's go work! Work, work, work na tayo! Hey guys, welcome back to another vlog. If you guys are new here, my name is Joy and I make videos about motherhood and lifestyle. This vlog was taken a week before Lucas' accident, kaya makikita niya si Lucas, kinukulit ako habang nagpe-prep ako ng dinner namin. Medyo napaaga yung pagpe-prep ko ng dinner namin tonight kasi guys, imamarinate ko yung aking short ribs. Nag-crave kasi ako bigla ng Korean short ribs, kakapanood ko ng mga Korean drama lately. And then ayun, naisip ko na i-recreate yung mga nakikita ko na recipe online. Success naman guys, and okay na yung lasa sabi ni Mr. Even though na ang nilagay ko is apple instead of pear. Kasi yun na nga guys, mas masarap ito kapag minarinate siya overnight. Para siksik na siksik talaga yung lasa sa short ribs. Don't wanna wake up, I might be dreaming. I might be dreaming. You're stirring things up, my heart is beating. My heart is beating. I won't let go, I can't say no. My heart is yours, so mas masarap din sana kung igigrill ito kasi yun na nga, wala tayong grill kaya ilalagay na muna natin siya sa oven. Go. You do that something to me, you do that something to my heart. I give up, feel my stuff, I'm like a spinning top. You do that something to me, you do that something to my heart. I give up, feel my stuff, and I keep spinning. Habang hinihintay ko na matapos yung ating short ribs sa oven, ngayon naman mag-stir fry tayo ng veggies. Ang meron lang ako isang rep is itong string beans, kaya yun yung gagawin natin. Igigis ako lang to sa bawang and then lalagyan ko ng soy sauce and oyster sauce.
go. You do that something to me. You do that something to my heart. I give up. You must stop. Kakatapos ang din namin kumain ay nakapaglinis na rin ako kahit papano ng kusina. Habang yung asawa ko inire-ready yung dalawang bata for bed, ako naman magbe-bake ako ng banana bread. May nakita kasi akong dalawang piraso ng overripe banana sa fridge at ayoko na siyang pagbukasan pa kaya ayan, yan na lang yung gagawin ko. Sobrang simple lang ng banana bread na to. I call it classic banana bread kasi walang kahit na ano-ano. Nilagay ko lang talaga is yung banana bread and then I added a little bit of vanilla. While nagbe-bake yung ating bread sa oven, I'll be doing my skincare routine. Dati talaga guys, wala akong kahit na anong arte pagdating sa mukha. Kasi yun na nga guys, hindi naman tayo bumabata, tumatanda tayo. Kaya kailangan talagang alagaan ang ating mukha. Ito na rin yung isa sa mga self-care na ginagawa ko every night bago ako matulog. Sobrang sarap sa pakiramdam kapag naalagaan natin ang ating mga sarili. Kaya naman mga mommies, don't forget to take care of yourselves. Ayan guys, luto na yung ating banana bread. Yun na rin guys yung vlog natin for today. Thank you guys so much for watching. Always ingat, God bless, take care. And I will see you guys on our next one. Bye-bye!